Good morning, Team Unified from all over the world. Grabe. Pwede palakpakan natin, no, yung ating mga speakers, special guest speakers sa ating Hakot Day kanina. Si Sir Christian Casoyla and of course, our top one earner ng buong Unified, Miss Marvie Dasilio. Alright? And of course, I'm JC Aranas, one of the company trainers ng Unified Products and Services. Pero syempre, syempre, kaya po ako nandito dahil sa isang bagay. Guys, alam nyo, kanina nag-hakot day tayo and I'm sure na-inspire, maraming natutunan and maraming naging interesado sa ating business ng Unified Products and Services. Pero this time, ngayon, yung atendan mo. Guys, ang nakaka-excite. This is a very special night. Alam niyo kung bakit? Kasi maliban sa suit-suit ko na special, no? Guys, sa mga members dyan, huwag niyong antayin. Grabe ba? Grabe? Grabe ba? Guys, huwag niyong antayin na maubusan kayo ng stock. Our one of our newest products na in-announce ng ating anniversary. Kung hindi mo alam to, ibig sabihin hindi ka umattend ng anniversary. Pero kung alam mo to, guys, huwag mo nga antayin na maubusan ka. And ang good news, hindi lang naman ito ang kulay. Marami pa pong ibang kulay yan. May silver, may two-tone, may iba-ibang design. So huwag na huwag yung paaantayin na maubusan kayo ng stock at ng design. Mauna na po kayo. Kung kaya niyo kumuha ng marami, kunin niyo na agad. Guys, at ang good news, may mga promos. No, aas na lang kayo dito sa office. Paano kayo makakabili agad? And huwag nyo na nga antayin. Okay po ba yun? Pero this time, sabi ko nga, this is a very special night. And sabi nga kanina, nalaman mo kung paano siya simulan, kung ano yung kailangan gawin, at paano kumita. Pero this time, this is a training na dapat hindi mo palagpasin. At kung ikaw, wala pa yung grupo mo, guys, share the video na. Share the link na. Share nyo na. Nasaan ba yung link? Dito ba? Dito? Sabayan dito. Share mo na. Basta nandyan lang yun. Share mo na. At huwag kang papayag na wala ang team mo sa special training na to. Guys, kasi sabi nga nila, if you want to learn, tama? If you want to learn, sabi nila, learn from your experience. Pero sabi nga rin nila, if you want to really learn, bakit mo antayin yung experience mo if you can learn from the experience of others? Tama? And ang good news po niyan, our speaker tonight is no other than one of the coaches and mentors ng Unified Products and Services. Guys, kung meron kang papakinggan, isa to sa mga tao na hindi mo dapat palagpasin. You know why? Siya lang po ang meron isa sa mga experience na more than 20 years in the industry in network marketing. Kaya wag na wag kang papayag na hindi mo papakinggan to. At alam mo ba't kami excited? Kasi this is one of the first time na ititrain to. Kaya dapat wag mong palagpasin. Are you ready? Are you excited? Guys, kami kanina excited. Kanina pa kami nandito excited na po kami. And syempre, without further ado, one of our coaches, one of the best mentor. Kasi bakit? Marami na pa siyang napayaman pagdating sa industriya na to. And guys, pwede ba bigyan natin ng masigabong palakpakan? A very heartwarming virtual clap and syempre heart ang ating one and the only coach, Christopher Bong Mangahas. Yeah, let's go! I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal, I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, no, I'm not stopping, no, conquer the obstacle, to the top, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable.
friends, good morning. Ako po si Bong Mangahas. Muli, maraming salamat sa ating coach, Coach JC Aranas, aking kaibigan matalik for the past 10 years. Nakasama ko po sa negosyo. At syempre, nagpapasalamat po ako kay Sir Joss na walang sawang sumusuporta sa amin pagdating po sa mga ganitong bagay, sa mga technical. At syempre, sa buong management team mula kay President Emmanuel Pascual at kay VP Jelly Diaz at ang mga management trainers at business coordinator or business admin. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Bong Mangahas. Sa mga hindi po nakakilala, tama po yung sinabi ni Coach JC. Ako po yung almost 2 decades na po na-involved sa network marketing. Ako po isang Bulakenyo. Nag-graduate din po ng Electronics Communication Engineering. So doon po sa mga nakikinig po ngayon, medyo kakaiba yung topic ko. Pero English, pero siguro umpisaan ko muna sa masarap na kwento. Kasi ang topic ko po ngayon is how to handle emotions in network marketing. Alam naman po natin na very important po, may 2 major factors po para maging successful ka sa industry na to. Number one, yung tinatawag na skill set at yung tinatawag na attitude / mindset. Pero minsan po kahit anong skillful natin, anong attitude meron tayo, positive attitude, merong isang factors na hindi napapansin natin na nakaka-apekto sa ating paghataw, sa ating resulta. Ang tinatawag po dito yung emosyon. Kasi given na sa network po natin, may tinatawag na churn. In churn po yung tinatawag na natural loss. Na whether you like it or not, tutukan mo yan, i-mentor mo yung coach yan, merong mga bumibitaw. Bakit bumibitaw? Ang tawag doon, yung tinatawag na attrition. Pero para sa aking attrition is nagiging justification lang. Outcome lang po yun kasi meron tayong hindi napansin. Isa po ito sa nakakapagpabagal po sa atin, yung tinatawag pong emotions. Hindi po ba minsan po, very powerful po yan eh. Nagko-combine yung gravity. Yung gravity, yun yung natural loss. Yung gravity, yung negative energy. Ito yung negative emotion. In turn, ito nga yung pagkawala ng tao. So bakit nawawala yung tao? Kasi naapektuhan ng emotions. Kaya ang topic ko po ngayon is how to handle emotions in network marketing. At kung nakikita nyo, merong subtitle ang nakalagay po doon ay ano? When your emotions increases, your production decreases. So, naniniwala ba kayong mga leaders, mga active distributors, mga generals, GU and core, pag ang emotion to po ay nag-i-increase, ang production natin ay nag-i-decreases. Ang tanong, ano bang emotion ang pinag-uusapan natin dito? Yun yung negative emotions. Tama ba, Coach JC? Pag tayo nadi-depress, nai-injan, di ba ang production natin naapektuhan? Kasi imbis na maging positive tayo, imbis na humataw tayo, minsan ano nangyayari? Nagkukulong tayo, nag-i-emote tayo, napapaisip tayo, minsan ano yung mga vocabulary natin? Upline. Medyo mag-iisip-isip muna ako, upline. Okay lang ba mag-muni-muni muna ako? Upline, pwede ba mag-soul-searching muna ako? So guys, yun yung mga stage na dinadaanan mo pag yung downline mo nawala. Ito nga nakakalungkot eh. Sir Joss, Coach JC. Minsan, iisa pa yung downline mo, tinutukan mo, inalagaan mo, nilibre mo pa, pinamasahin mo pa. Ito masakit. Pagdating ng 3 months, akala mo, agila siya. Di ba sasabi mo, agila siya. And only to find out after 3 months, hindi pala siya yung leader na makakatulong o hindi pala siya yung tamang tao na makakatulong sa pagpapalaki ng network mo. May keyword eh. Dapat makakatulong. Ngayon, normally pag nawala yon, anong susunod na reaction mo? Di ba nagkakaroon ka ng negative emotions? So pag dumama sa negative emotion, yung production mo ngayon, na ano nangyayari? Tumitigil. Kasi imbis na humahataw ka, dahil nagkaroon ka ng state of depression, anong nangyayari sa'yo ngayon? Doon ka magmumukmok, hindi ka attend ng training, yung apply mo, ipapollow up ka, ang gagawin mo, sasabihin mo, yes, upline, pupunta ko. Alam mo yun yung gusto ng katawan mo, Coach JC, Sir Joss, naranasan mo ba yun yung gusto mong bumangon, gusto mong tumayo, alam ng puso mo, kailangan mong gawin, pero nangyayari, hindi ka bumabangon. So, ibig ko lang sabihin, pag nagdumadaan ka sa negative emotions, apektado rin pati commitment mo. So, pag apektado ang commitment mo, apektado ang belief system mo, apektado ang focus mo, mawawala excitement mo. Definitely, ang production mo magdi-decrease. Ngayon ang tanong, Sir Bong, naiintindihan ko sinasabi nyo. Sir Bong, paano ko po ba siya i-handle? Ano po bang gagawin kong adjustment? Sir, sige, accepted ko na. Paano ba malalaman na ako'y dumadaan na tanong? Parang ganito, in a perspective ng isang upline,
Di ba, paano namin nalalaman, lalo po kami na matagal na sa inegosyo? Ito po yon. Number one, bakit po nalalaman namin ang downline? Hindi na po nagiging visible o bakit dumadaan siya sa negative emotion? Number one, aside from checking the results na hindi nahihit, nangyayari po, pag hindi siya nahit, minsan physically ala siya sa office. Minsan naman, magte-text ka, ang tagal mag-reply. Minsan naman, pag kinausap mo, ang layo. Minsan yung tanong na Coach JC, mag-share naman kayo ng inputs nyo. So, wala siyang reaction. So, bakit siya walang reaction? Bakit? Ito po yung naapektuhan, yung tinatawag na physiology. So, guys, pag sinabi ang physiology, ang ibig pang ba sabihin ito yung physical aura? So, kami matatagal sa negosyo, nakikita natin yung Coach JC, Sir Joss, di ba yung tinatawag na physiology? Yun yung nakikita namin body language. Nakikita namin reaction niya. Nakikita namin paano niya i-deliver. Paano namin nakikita yon? And then, syempre, and then later on, bakit namin? Kaya nga, doon po sa mga familiar na po sa word na anticipation, yung tinatawag dito na forecasting, preparation. So, guys, kami, may kakayahan kami ma-anticipate na. So, ang nangyayari po dyan, o siguro, recognize muna po natin ang ating President, Sir Manny Pascual, at ating VP President, VP Vice President, Jelly Diaz. So, ayan, guys. Ating Presidente. So, kunin ko yung pagkakataon. Happy birthday, Pres! Saka pakibanggit na rin kay Mrs. Happy birthday! Yeah! And then, siguro, tuloy ko lang po. So, di po ba minsan nararamdaman yan eh? Nakikita yan sa physical, sa kilos, sa galaw. So, yung pinatawag na physiology, gamitin ko lang po yung clicker, no? So, gamitin ko muna po. So, pag sinabi pong physiology, yun po yung physical aura. Hindi ba paano malalaman yung Coach JC? Di ba nawawala na yung excitement? Hindi ma'am, minsan pag tinanong mo, oh, kamusta ka na? Imbis at sagot pa yaman, ang sagot niya, okay naman. Dati na, pag kina mo sa'yo, kamusta ka na? Payaman, grabe! Di ba? Pag tinanong, magkano chete mo? Grabe, amazing. Eh, pag tinanong, kamusta ka na? Upline, okay naman. Nakakaraos naman. Upline, okay naman. Kahit pa paano, ganito. So, ang layo na yung excitement level niya, bumaba na. Tapos, walay smile, walay spark ng mata. Yung pag nagdakad, nandulumo. Alam mo yun, hindi ka mga dati nung pag nakita ka, alam mo, ang dami niya ikukwento eh. Ngayon, pag kinukwentuhan mo na kinakausap mo, ano nangyari? Walang reaction. So, parang sa nangyari doon, Coach JC, hindi na siya reactive. Tama ba? Kung baga sana, parang dead body na siya. Tama ba o hindi? Di ba? Tapos, pag ginagoset mo, parang ang layo sa tingin, alam na, kung baga sana, affected na siya. Doon namin nakikita ang tawag doon, physiology. So, kung titingnan nyo guys, ayan. Ngayon, ang tanong, eto. Sige sir, naiintindihan ko ibig sabihin ng physiology. Ano naman yung pangalawa na, paano natin ito ma-overcome? Eto po yung paano, di ba? Tuloy-tuloy ko lang. Ano ba yung mga ka-coach JC, for example, in physiology, na mga, minsan, no, hindi na siya nagiging visible sa mga meeting. Ayan. Yung pag may mga training, ang dami ng excuses. Dati nun, drop everything, tama ba? Ngayon, ano nangyayari? Hindi siya physically pumupunta. Minsan sa online, dahil nasa online tayo, Coach JC, di ba? Ano nangyayari? Lagi naka-silent. Ayan. Minsan, ginapatay yung video. Ang nangyayari, kumari andun siya, pero physically, wala na siya. Ganun ang nangyayari. Kasi bakit to? Sa ngayon, kasi dahil naka-online kang tayo, doon namin na-observe. Doon namin nakikita, dati nung pag sinabi, sino gusto umaman dito? Di ba meron tayo sa online yung type 1? Ayan, ganyan yan eh. O sino dito yung gustong umaman? Magiging reactive siya. Ngayon pag tinanong mo, minsan kinakatch mo na yung attention. Kulang na lang sa online, itap mo yung balikad. Woo! Gising-gising, baka pumanaw. Ano nangyayari? Di ba? Wala na talagang reaction. So ibig sabihin, affected na siya. You have to consider guys, na minsan, importante rin na heart-to-heart and downline. Kasi doon mo malalaman, physically, minsan, sabi nga, ang katawan napapagod. Pero hindi dapat nag-a-appear sa atin yun. Lalo tayo, mga leaders. May karapatan tayong mapagod, pero wala tayong karapatan magpahinga. Ang pagod, tulog mo lang, bukas energetic ka na naman. Pero yung magpahinga, bawal yan. Lalo kung may downline kang umaasa sa'yo. Kasi tingnan nyo guys, pag affected ka na physically, ang commitment mo bumababaw eh. May napakinggan ako isang audio sa kabidyo. Sabi niya, ang commitment pala, medyo nag-evolve eh. Sabi diba dati, I'll try, I'll do my best, and whatever it takes. Pero guys, ang commitment pala,
malalaman mo, kumari tayo, di ba, may mga experience kayo, may mga boyfriend-girlfriend dito, may date. So, pag biglang naalala mo na meron ka palang commitment sa downline mo, ang mangyayari noon, ika-cancel mo yung date, tapos ang mangyayari, uunahin mo yung downline mo, and that's commitment. Hindi po ang kahit pagod ka, pero pag tingin mo sa calendar mo, uy, alas 4 na ako natulog, pero nakita mo, meron ka alas 8 yung commitment, kahit pagod na pagod yung physical aspect ng katawan mo, babangon pa rin, ang tawag doon commitment. Ano commitment? Commitment na dapat matulungan mo yung downline mo. Commitment na dapat mapaangat mo sila. So madalit sabi, as a leader of this industry, physically, kahit ayaw na ng katawan mo, dapat ang puso mo lumalaban. Dapat ikaw lumalaban sa sitwasyon. Kasi bakit? May mga taong umaasa sa'yo. Tama ba, Sir Joe, Sir JC? O, pwede mo naman pindutin yung clicker? Yes! Muli, salamat, Sir Joe, sa pag-assist sa akin. Yan po, in behalf of the management, ako po ang nagsalita ngayon. Sana may matutunan kayo, may pa-impart ako. Grabe talagang epekto ng quantum, no? Ayan, guys, quantum! Yo, bagay na bagay pag nakaganyan, di ba? Oo, so guys, grabe. Kung energy kanina ni Coach JC, sabi ko kanina, bago kami kumpisa, Coach JC, ang topic ko, emotion. So, masyadong itaas yung energy. Eh ngayon, nagtataka ako, bakit mas mataas yung energy ko sa kanya? Di ba? So tuloy ko ha? Ngayon, saan ba pinipindot to? Saan ba hinaharap to? Ayan. Bakit di gumagalaw, Sir Diyos? Na-stuck. Di ba? Ayan. Ngayon, second. So paano mo malalaman ang downline Coach JC? Paano siya nagre-response? Kasi very important sa negosyo na ito yung tinatawag na communication. So kung hari, kinamusta ko si Coach JC, Coach JC, kamusta ka na? Imagine mo yung energy level mo, ang taas, tapos ang reply niya, okay lang. Ayan. Eh, kamusta ka na? Ang tagal mag-reply. Doon po sa mga languages nala, doon po namin naiintindihan na dumadaan siya sa negative emotion. So, pag naramdaman mo yon, na-anticipate mo na, dapat i-fire up mo yan. Bakit? Ang kapalit niyan, pag hindi mo yan na-anticipate, it will decrease the production. Kasi bakit? Affected na eh. Siyempre, pag gano'n ang mga sagot niya, medyo affected na rin yung belief system niya. Ikaw ba naman nahahataw ka kung wala kang belief system? Ikaw ba magkukumit kung sa tingin mo hindi mo nakikita yung sarili mo, nayayaman ka? Di ba? Lahat naman tayo, kaya tayo tumataya. Kasi alam natin, at the end of the day, at the end of the rainbow, at the end of the tunnel, may makukuha ka. Pero kung hindi na nagiging clear sa'yo, ang naging reaction mo? Siyempre, yung mga salita, yung language. Ngayon, tingnan nyo, Sir Joss, pindutin ko, ha? Yung language, di ba? Ayan, yung language, pinipindot, di ba? So, ngayon, kung titingnan nyo, goal, ayan, number 3 tayo, pero balik tayo doon sa number 2, yung language. Yung paano nagre-response yung downline. Minsan, paano malalaman, Coach JC, yung di na nai-internalize ang downline? Feeling nila kasi minsan, pag kinakausap sila, lalo ng mga GU, yung minamindset lang kayo. Di ba minsan may ganong reaction yung downline na, oh, mamindset ka lang ng upline mo, kaya kanyang pinapatawag. So yung perspective mo na apektuhan na rin. Ang tanong eto, why does this always happen to me? Definitely, may pinaguhugutan yan. Ibig pala sabihin, Coach JC, hindi masamang kausapin mo downline mo, kahit sabi mo negative ilabas. Siyempre, leader ka, kaya mo sapuhin yun. Pero tip ko sa inyo, pag may dumadaan kayong downline, huwag nyo sasapuhin kung hindi matibay ang dibdib nyo. Kasi bakit? Ma-observe nyo yan. Paglabas nyo ng kwarto nyo, malamang dalawa na kayo. Tama o hindi? So, maging careful kayo. So, dapat may enough energy ka. So, tatanungin mo yan eh. Yung sa language, tanungin mo sa kanya. Tanungin mo sa sarili mo. What does this always happen to me? Lalo kung repeated yan, sabi nga ni Sir Manny, may natutunan ako noon after the anniversary. Yung recurring error, kung paulit-ulit nangyayari sa isang distributor o downline mo na lagi siya naapekto ng emotions niya, dapat ang tanong eto, bakit ba laging nauulit to? Bakit ba laging nangyayari? Definitely may pinaghuhugutan niya. Kasi baka mamaya hindi tayo aware. Sa bahay, masyado siyang bombarded ng negative. Baka hinahanapan nga siya ng resulta. Ang nangyayari kasi, baka minsan wala na tayong personal attachment. Ibig sabihin, di ba tayo business relationship eh. Kasi minsan, di ba sir, mga fellow distributors,
minsan pag narinig mo kasi beware of negative people, eh, downline ko kasi negative eh. Eh, downline ko kasi ganito eh. Guys, sa stage na yon mas kailangan kayo ng downline nyo. Doon nila nararamdaman na hindi lang business relationship yung binibuild mo sa kanila. Tama ba, Coach JC, pag sinabing business relationship, wala kang purpose eh. May habol ka lang sa kanila yung production. Pero pag relationship ang binibuild mo, ibig sabihin nun, nalaglag yung fight mo. Diba? Nalaglag mo kasi. Ganyan talaga pag live. Diba? Grabe energy ko ngayon eh. Dahil sa 1-2, di ba? Bracelet, di ba? Amazing bracelet, di ba? Yung quantum, ano na to, tawag dito? Quantum bracelet. Quantum energy bracelet. Grabe. Sa sobrang energy ko, natanggal yung mic ko. So, nasa na nga pala tayo? Grabe. Di ba? Language, no? So, yun, importante, maramdaman ng downlines yung relationship. Diyan na bibuild ang relationship. It doesn't follow pag ang downline mo negative, hindi mo siya sakakausapin. May pinaguhugutan yan, definitely. May reason yan bakit ganyan ang reaction niya. So doon kailangan, kaya lang ulitin ko, for the second time, huwag mo silang kakausapin kung hindi ang negative mo. Mahahawa ka niyan. Kasi draining yan. Yun siguro yung mga tipo nagja-justify, nag-excuses, nagko-complain. Yun, medyo iiwas ako doon. Pero kung wari productive ang downline ko, biglang humingi production at nakakita ko yung body language, yung tinatawag na physiology sa kay mga language na the way he or she replies sa mga questions ko, kailangan kausapin ko yan. Kasi definitely there's something wrong. Ano pa eto? Ano bang mabibenefit ko sa sitwasyon ko? Did you ask yourself? Ah, English yun. Sir Joe, sa Coach JC. Diba? Diba? Ah, ito pala nagagawa rin ng bracelet. Napapa-English ka, di ba? So, ang tanong dyan, ano ba benefit na mapapala ko kung daanan ko yung ganun stage? Mas na, sa tingin ba nyo, mas nakukuha nyo yung resulta nyo kung i-entertain nyo yung ganun? I'm talking to you as a distributor, not longer as an upline. Kung dumadang ka sa stage na to, sa tingin mo, anong benefit? Anong makukuha mo at the end of the day? Ano mangyayari sa deepest way mo? At pag naapektuhan ka bilang distributor, lalo kung meron ka ng downlines, pag sinabi hong pag may downline, kahit isa lang ho yan, wala kang karapatang mag-quit. Wala kang karapatang magreklamo. Kasi bakit? May tumaya na sa'yo. So, dapat supportahan mo yan. Hindi pong kahit may pinagdadaanan ka, kailangan maging magaling kang artista. Pagharap sa downline mo, para kang artista na wala kang problema, pinagdadaan. Anong ko sa inyo, guys? Kung mananatili kang ganyan sa sitwasyon na ganyan, anong mabibenefit mo? Maglalaylo? Magkukwit? At the end of the day, saan ka babalik? Sa dati mong ginagawa. Na for the past 10 years, 5 years, ginagawa mo na. Diba kaya ka nga na-open ang mind? Kaya ka nagkaroon ng realization? Doon mo na rin yung sinabi speaker na kung patuloy mong gagawin yung dati mong ginagawa, anong in-expect mong results is the same. So kung babalik ka sa dati mong ginagawa, anong inaantay mong results? Wala. Tama po ba? Are you learning, guys? Are you learning? Yes! Grabe! Are you learning? Yes! Okay, pangatlo. Paano namin nalalaman pag dumadaan ng isang distributor sa tinatawag na emotions? Naalimutan ko. Clicker. Kasi pasensya na ho. Ako ay lumaki na old school. Eh ngayon, no, medyo social na, oh, di ba? Meron ng tinatawag na TV, may tinatawag na monitor, may Christmas light, Christmas tree. Nang araw, pag kami nag-explain, no, Manila paper lang nakadikit sa likod, may pentel pen. Pag walang pentel pen, Manila paper, bibiglang ho ang puhunan sa kayong mga natutunan. Ngayon, no, may clicker pa, ha? Di ba? Pag pinindot, ano sumusunod? Focus. Nawawala sa focus ang isang distributor. Hindi ko muna sasabihin leader. Hindi ko muna sasabihin general, core or GU, nawawala sa focus. Ano yung focus dapat? Focus on the good side. Eh pag na dinadaanan mo na yung emotional, yung negative emotions, o yung tinatawag na gravity, ano lumalabas na sa bibig ngayon? Hindi na yung good. Eh kasi dyan sa Unified, hirap-hirap eh. Eh ganyan kasi Unified, ganito eh.
lahat ano nangyayari na, nagiging complaints na. Minsan justification. Eh kasi apply traffic eh. Eh kasi ganito, umulan eh. So bumabalik ka sa dati. Na-align ka na ngayon, nawawala ka na naman sa alignment. So ibig sabihin, nawawala ka sa focus. Dito namin nalalaman kung isang distributors dumadaan sa negative emotions. Ulitin ko, pag dumaan sa negative emotions, bumabagsak ang production. Ang iba nga nawawala. Iba nga nag-quit. Yung iba, ano, hindi nila matanggap na kailangan may baguhin. Ngayon, guys, ito. May solusyon ba yan? Definitely meron. Diba, Coach JC, definitely, kung may ganyang sitwasyon, may solusyon. So, merong 7 step para mapagtatanan mo yung nararamdaman mo. So, nawawala na naman ako. Ayan. So, eto na naman ako. Oh, grabe. Diba? So, ano yung 7? Eto po yun. Step 1. Identify your emotions. What I'm feeling right now. Sa Tagalog, parang kanta to ni Geneva Cruz. Ha? Ano yun yung sumikat na kanta yung... Hindi ba alam na millennials one? O sige, wag na lang. Hindi po ba what I'm feeling right now? Yung if the feeling is gana, ganun yun, di ba? Ano ba itong nararamdaman ko? Di ba? Kailangan ma-identify yung emotions nyo. Ano ba to? Tama ba to? Normal ba to? Yun ang katanong nyo. Number 2, I'm really feeling this or is there something? Baka mamaya, yung feeling ano lang, ano tawag dun, coach, yung pag nai-in love, feeling mo mahal ka, ina-assume mo lang pala, pero hindi ka pala mahal. Ganon din ang networking. Ina-assume mo lang. Ang tawag namin dyan sa old school yung nag-i-inarte ka lang. Gumagawa ka lang ng sariling multo. Ginagawa mong big deal yung emosyon mo. Tama pa ba o hindi? Hindi po bang maraming tanong ganito eh? Pag in love kayo, ang tanong, masaya ba kayo? Ang sagot na iba, yes! Eh pag nag-break, malungkot na naman. Hindi mo kailangan na in love para maging masaya ka. So unang tanong, identify your emotions. What I'm feeling right now? I'm really feeling this? Or is there something more? Baka meron pa. Sunod po. Number 2. Step number 2. You appreciate or I appreciate your emotions. Ano yun? May uncertainty. Ano ba ibig sabihin ng uncertainty? Di ba pag certain? Kung sisi pag sinabi ba uncertain? Ano ba Tagalog ng uncertain? Walang kasiguraduhan, no? Hindi sigurado. Baka yung nararamdaman mo, hindi naman sigurado eh. Baka feeling mo lang eh. So, kailangan uncertainty. Ibig sabihin, baka kung ito hindi mo sigurado, siguraduhin mo muna. Ano ba to? Baka mamaya, ang nangyayari, yung negative emotions na to, eh, alamin mo muna. Number 2, thumbs up. Pag sinabing thumbs up, I appreciate your emotion. Kung tamang emotion mo, you go. Pag negative, ano gagawin mo? You have to change. And number 3, tinatawag ito, madalas mong narinig kay BP. You have to accept and then you reject. So, anong i-accept mo? Yung positive emotions. Ano yung re-reject mo? Yung negative emotions. Kasi bakit? Babalik tayo doon sa number 1 eh. Nakakatulong ba ang negative emotions? Hindi guys. Negative emotion will give negative results. Negative emotion will attract negative results. Subukan mo kaya, malungkot ka, tapos tumatawa ka. Walang ganun. Ano mo, hindi. Subukan mo naman, tumatawa ka na malungkot ka. Hindi pwede yun. So dapat, alam na yun? So dapat i-accept mo. I-accept mo yung alin. Yung emotions mo. Ano bang emotions na ang kailangan natin? Positive emotions. Kasi positive emotions give positive results. Di ba sinasabi nga, the law of attraction. What the mind can conceive, the body can achieve. Are you learning, guys? Yeah! Grabe! Grabe! Woo! Dahil sa brain strength, energy, grabe!
kung meron tayong tinatawag na energy, frontal energy, ito naman ay super energy. And then, next step, kung inaccept mo na siya, syempre, I expect hindi mo tatanggapin yung reject. Baka naman in-apply mo to. Sir, na-accept ko na. Kaya lang, negative emotion. O, ano yung next step? Dapat guys, mag-entertainin yung negative. Ang i-accept yung positive, and then what will be the next step? Agree? Yes. So, ang gagawin mo po ulit doon, pag-accepted mo na, go back to basic. Go back to basic. Attend ka po ulit ng training. Huwag mo nang antayin si ate mo. Nalwala ka na yung mic ko. Eto na ako. Hindi sir. Grabe talaga lang yung epekto ng ano, bracelet. Grabe. Ngayon ang nangyari sa energy na to. Di ba? So next step. Ngayon, ngayon tanong. Eto, step 3. Okay, medyo mahaba-haba ito. Medyo Inglesan ito. Iyan ang magandang epekto rin ng bracelet. Napapa-English ka. Di ba? Step 3. You analyze your emotions. Ano yung unang tanong mo? What? Where, why, and when. Pag na-identify mo, ito susunod. What these emotions offer me? Anong binabigay sa akin ng emotion? Kung negative siya, ano bang binabalik sa'yo? Kung positive din naman siya, ano bang binabalik? And number 3, what is this emotion true value? So kung negative siya, ano ba nagiging value ng negative emotions? Wala. So, ang isang bagay lang na may value, yung positive. Kahit pumunta ka sa pawn shop, pumunta ka sa junk shop, eh, walang value yung luma. Diba, may joke nga tayo eh, millennial joke. Eh. Ay, hindi, centennial joke. Kasi kami mga batang 90s, ang tawag daw sa amin, centennial. Kayo, millennial. So, identify nyo na lang kung saan kayo, di ba? Ako, centennial na eh. Di ba, may joke tayo na ang hirap daw ibenta ng utak ng isang tao pag it's like the use. So pag sinabing is slightly used, hindi nagagamit. Ang tanong eto, ano bang value ng emotion na to? Kung may isasangla lang yung negative emotions, may value kaya? Pag-alik ko wala. In what way does emotion serve me? What can I do to make things better? And malabo ang mata ko, how can I get the outcome that I want. So kung may negative emotion ako, Coach JC, anong outcome ang mapapala ko? May ibabalik ba sa akin to? Iba, walang pang pinagkaiba yung Coach JC. Subukan mo manligaw ng babae, trip lang. Sasagutin ka rin yan, trip lang din. Kasi hindi ka seryoso. And the universe is so fair. Pag binigay mo yung positive, ibabalik sa'yo yung positive. Pag binigay mo yung negative, ang expect mo, negative. Tama po ba o hindi? Eto pa. How can I get the outcome that I want? Kung ako'y may negative emotions. What do I really feel and desire? Doon pa lang sa word set, desire. So dapat, hindi pwede yung feeling mo, malungkot ka, tapos yung desire mo mataas, hindi pwede yun. Diba sa BOT, ang sabi nga, burning desire. Naglalagablap na pangnanasa. Diba? Oy, Dayan! Kamusta ka na? Ikaw yung isa sa sinample ko nun. Diba, Dayan, ng Keso? Ng grupo ng Diamonds. Ha? So yan, no? Eto pa. How can I learn from this to better myself in the future? Tama pala. Coach Casey, tingnan mo yung tanong doon, ha? Ulitin ko. How can I learn from this to better myself in the future? So, ibig pa lang sabihin, kahit dumano ako sa negative emotion, dapat may matutunan pa rin ako. Kasi bakit? Sa buhay, may tatlo ka lang pwedeng sagutin. Your reasons o yung why mo. Life lessons, ito yung very important. Time for answer. Kailan magkakaroon ng kasagutan niya? For example, di ba ang dami mong reason? Ang tanong, hanggang kailan ka mag-reason? Hanggang kailan nasa sa iyong negative emotion? Dapat may kasagutan yan. Kasi parang gusto mong yumaman, pero yung mga emotions mo, yung lulubog lilitaw, paulit-ulit. Pag nag-decide ka na maging positive, huwag kang mag-expect na ang mga tao sa paligid mo positive. Babatuhin ka niyan.
Ang importante dyan is paano mo sinasalo yun at paano mo pinaglalaban. Tama ba, Coach Jesus, Sir Joss? Yeah. Grabe ang energy dito. Ang dami nanonood dito sa ano. Okay. Step number 4. Yan. Ayaw siyang gumalaw, di ba? Sa sobrang energy ko. Oh. Ayan, tanong. Eto. Sir Bong, naintindihan ko na yung 1, 2, 3. Paano ko malalagpasan? Number 4. Sabay-sabay natin basahin. Get confident that you can handle emotions. So, ibig sabihin, dapat maging confident ka lang na kaya ko siya. Kaya nga sa training, di ba? Handling, rejection, and discouragement. Handle mo lang. So, dapat maniwala ka, malalagpasan mo to. Magi-get over mo to. Tama ba? Get over ba tawag doon? Parang wala nag-reply. Ayun, may isa. Ayun, grabe. Oo. Oh, yung get over, so dalawa lang ito ang nangyayari dyan. It's either reactive ka or proactive ka. From the word itself, reactive. Isa, proactive. May tanong ako sa inyo, guys. Aling dyan dapat ka? Proactive or reactive? Palagay ko, dapat Coach JC, Sir Joss. Proactive. Tama? Kasi proactive eh. Positive energy yan. So, dapat confident ka. Ano ba yung sabi ko nun, di ba? Sorry for the terminology, lalo po sa mga professional. Ito, tandang-tanda ko nun, yung tinatawag na auto-suggestion. Ang gawin mo lang, puutuin mo lang yung sarili mo. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko to, 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 malalagpas ako to, malalagpas ako to. May joke nga dyan eh. Lahat naman tayo dumaan sa mga ganitong sitwasyon. Ang problema kasi minsan, tumatambay. Diba sabi nga, dadaanan mo lamang yan. Ang problema, tumatambay ka kasi, ini-entertain mo eh. Tama? Para akong TV host nito eh. No? Meron ganitong TV host, tapos naka-coat, tapos may bracelet, no? Diba? Sabi, iba datingan natin, diba? Ano na na? Aba, grabe, no? Oh, bigyan ng jacket yan! Yes! Oh, asan yung mga dancer ko? Parang mawala, di ba? So, dapat guys, lagi kang proactive. Kasi sa buhay natin, wala naman tayong choice. Honestly, ang negative, walang effort. May effort ang maging proactive. Pero maniwala kayo sa akin, walang nagkaresulta because of negative perspective. Walang nagkaresulta because of negative mindset. Walang nagkaresulta na in-entertain ang negative. Oo, dapat alam ko, naintindihan ko doon na daanan nyo yan. Ang pinupunto ko lang, kung dinadaanan mo siya, huwag mong entertain yan. So, ang gawin mo lang, maging confident ka. Nawalan ka ng downline, ganito lang ang sasabihin mo sa sarili mo. Puno man, kailangan maglagas para mag-boom. Kahit ang isang dahon, pag nawala yung dahon na to, napapalitan to. Maniwala kayo sa akin, may papalit at papalit. At yung mga nalalaglag na yan, yan ang halo sa lupa para maging pataba, para mamunga po ulit ng palit. Okay, are you learning guys? Are you learning? So guys, palakpak naman dyan, palakpak dyan. Malapit na ho tayo matapos. Ay, ilan ba ito, Sir Joss? Step 4 pa lang, no? 100 nga pala ito. So, meron pa tayong mga 3 hours, ha? 3 hours. Natanyo, hindi ko na gano'n i-explain kasi 100 step ito, eh. Di ba? Okay, number 5. Forgive your emotional triggers. May tip ako sa inyo, ha? Starting today, sabihin nyo, starting today, type nyo, starting today, makipag-break ka na sa mga negative emotion mo, lalo sa mga nag-trigger ng emotions mo. Makipag-break ka na. Yung mga bagay na nagpapaulit-ulit, na binabalik ka sa dati, makipag-break ka na. Sabihin mo, break na tayo. Iwanan mo na yan, yung mga nag-triggers. So for example, nanonood ka ng mga, yung mga ano tawag doon, yung mga telenovela na pwede mag-trigger po ulit sa'yo. Yung mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa mga nakaraan mo na hindi nakakatulong. Kalimutan mo na yan. Yung mga bagay na nakapagpabagal sa pag-angat mo. Yung mga negative emotion, ang tawag namin dyan is yung excess baggage. Yung mga kaibigan mo na nasaktan ka, patawarin mo na. Pero yung mga may utang sa'yo,
Huwag mong patawarin. Singilin mo pa. Are you learning? Are you learning? Okay. Number 6. Paano ko'y mababalik yung sarili ko sa dati? See the bigger picture. Balik ka mo kung yung deepest way mo. Balik ka mo kung yung rason mo bakit ka nag-join ng Unify. Tandaan mo lagi, everything happens for a reason. Lahat na nangyayari sa buhay natin ay tinatawag. Everything happens for a reason. Nung narinig ko ng araw yung kwento ko lang sa Mr. Joss, Rosely's, hindi ko maintindihan yan. Pero believe me, after 5 years, after 10 years, doon mo ma-realize. Totoo pala yun, lahat na nangyayari sa buhay natin, may dahilan. Doon natin ma-realize na buti na lang pala, hindi natin tinuloy. Buti na lang pala, hindi natin ito in-entertain. Sana pagkatapos ng training na to, marami ako ng inputs na yun. Nang sasabihin nyo sa akin, Sir, salamat na pakinggan ko yung training na to. Sir, salamat, buti na lang. Umattend ako sa training na to. Bakit? Kasi pag sinabi mong buti na lang, ibig sabihin mo, papunta ka doon sa buhay na gusto niya. Huwag kong maririnig sana yung sayang. Dapat ang action nyo, buti na lang. Naintindihan ko yung everything happens for a reason. So, number 7, simple lang. You take action. You take action. If you take action, you are in control. Kasi subukan mo, may sasakyan ka. Hindi mo sinasakyan. Hindi mo ini-start. Hindi ka sanay mag-drive. Kahit na sanay ka mag-drive eh, o walang action, mananatili ka. Diba parang ganito yan eh. Kung andito ko at wala akong action, sa tingin nyo makakarating ako doon? Hindi. Take action. Yung kahit mabigat, di ba ganyan yung mga magulang natin, na kahit pagod na pagod na pagod na sila, papasok pa rin sila para sa atin. Kasi bakit? May goal sila sa atin. Ganun din yun. Pag nakakaramdam ka, take action. Take action. If you take action, you are in control. At least pag may take action ka, You can choose. At pag meron kang tamang perspective at you are in control, you're taking action, definitely there will be a positive action. And positive action gives positive results. And syempre, if you take action, you are in control, you choose positive action, doon right now, magkakaroon ka ng emotional intelligence. Sabi nga ng mga mentor ko, guys, sa totoo lang, ang pagyaman po is not IQ. It's EQ. Kasi kahit anong runong mo, pag naapektuhan ng EQ mo, maniwala ka sa akin, kahit anong runong mo, makawala ka sa lang. Makawala ka sa top 10, makawala ka sa top 20. Minsan nakakapag-decide ka because of your outburst emotion, nakapag-decide ka na later on ma-realize mo, dapat pala pinag-isipan ko muna nga sa 4 meses. Ngayon, pag na-develop mo na itong mga action na ito step by step, definitely magkakaroon ka ng emotional intelligence. You can manage your emotions, you understand your emotions, perceiving emotions, and you will use your emotions na magbibigay sa inyo ng win-win results. At pag ganun na po ang sitwasyon mo, definitely, your inputs will be positive. And what will be your inputs will be your insight. Guys, have you learned something? Yes! May klima ng aking pananalita. Honestly, guys, at mag-a-agree kayo. Your emotions, when your emotions increases, your negative emotions increases, your production increases. So, anong gagawin po natin? Take the initial step. Until one day, kaya mo nang kontrolin yung emotions. Kasi guys,
pag hindi mo kaya kontrolin ang emotion mo, kahit skillful ka, maniwala ka sa akin. And you will agree. Yung mga sinabi ko, dinanay. At doon sa mga nag-decide, alam nyo kung saan kayo pumunta. At doon sa mga naapektuhan ng emosyon, maniwala ka sa akin, mag-uumpisa ka na naman. So pagdating sa dulo, if ganun ang attitude mo, uulitin mo na naman until di mo napapansin ang nasayang na oras, 1 year, 3 years ka na, ngayon parang feeling mo, wala pa rin ng yaya. Akala kasi ng iba, pag successful ka na, siguro, extra inputs. Simple lang yan. If you want to be successful in life, you have to face the reality. If you want success, dadaan ka muna sa matinding challenges. Kasi success will not happen kung walang challenges. Kahit sa dictionary ho, naunang challenges sa success. Naunang hirap, and then later on, sa. Muli, sana po may natutunan kayo. Muli, sana po sa maikling pananalita ko, may na-inputs kayo. Doon po sa mga downlines niyo sa grupo niyo na hindi naka-attend, share po niyo to. At ito po, guys, matatapos na po ang 2020. Ngayon pa lang po, nag-meeting na kami. Yung MLM ho, pinag-usapan namin. Doon ho sa mga team, maniwala ko sa akin, this December 21, mag-discuss ho namin ng MLM. Lahat ho ng GUs papatawag namin. Nakakabali ho ang MLM. Doon sa mga tanong ko ng skills training dati, yun yung sinasabi ko at the end of the day, ang MLM ho ang magbibigay ng mas malaking income. Ang maganda sa Unified, tingnan nyo guys, pag tinabaho mo ang binary, papalo ang unilevel, papalo ang multilevel, papalo ang profit share, papalo ang leadership bonus, papalo ang tinatawag na profit sharing. Ngayon, ang tanong, yung car incentive sa kay travel incentive naka-base sa MLM, anong point ko? Guys, talakihin nyo ang grupo nyo, you will earn sa binary. Pag naiintindihan nyo ang marketing plan ng Unified, para ka nang tumama sa loto, tumama ka pa sa wedding, tumama ka pa sa PCSO, kung meron pang sweepstake, tumama ka pa. Ang matanda dito, may balato ka pa. Bitin ko. Pag ginawa mong binary, may 1-5. Pag gumamit sila ng services, kaching, 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 kaching. Pag uminom ng kape, multi-level. Naligo, multi-level. Nag-toothbrush, multi-level. Pag nag-multi-level, ano mangyayari? Leadership bonus. Pag nag-leadership bonus, automatic, papasok as profit sharing. Pag nag-profit sharing ka, eto tanong, yung car incentive, pasok ka, pati travel incentive. Ano po ni? Hatawin mo ang network, palakihin mo, and then yung unilevel at multilevel, from the start, turuan nyo po ang downline, so gumamit ng services, gumamit ng products. Believe me, magugulat kayo sa potential income. Magugulat kayo. Na yung binary side mo maliit, pero pwede pala ang multi-level malaki. At ang maganda dito, yung sa binanggit ng anniversary, you have to develop your leaders. Di ba yung apat na binanggit ni Press? Yung very vital na apat na binanggit ni Press, enough na yon para makuha niyo yung leadership bonus. Muli, ako si Bong Mangahas, Iglesia ni Cristo ka man, Katoliko ka man, Kristiyano ka man, kapatid ka man Muslim, Buddhist ka man, Sabadista ka man, maligayang Pasko po sa inyo. Manigong bagong taon. Ako unang bumati sa inyo. At happy birthday, Ma'am Para! Happy birthday, Sir Emmanuel Pascual. Muli sa buong Unified Family. Ingat po tayo sa muling pagkikita. Gaya na sinabi ko, salamat po sa buong management team ng Unified. Salamat sa opportunity na to. Muli, maraming salamat. In behalf of my family, ako po si Bong Mangahas. Sana po may na-impart po ako sa inyo. Muli, maraming salamat.